Hello guys, magandang buhay sa ating lahat. Hindi yung Vasquez po. At ngayon, bali mag-share lang tayo ng mixing video para dun sa ating mga kaibigan at mga taga-subaybay na patuloy na sumusuporta sa ating channel, ano? Itong video na ito ay para sa inyo, no? Ang topic natin na i-share ko ngayon, wala tayong masyadong video pero alam ko mahalaga ito para sa ating mga refrigerator user. Yan. Ang pag-uusapan natin guys ay tungkol dito sa rubber, ano? Kasi minsan kalimitan, hindi natin naiintindihan, no? Lalong-lalo yung iba natin mga kababayan, mga taga-subaybay. Itong papel ng ating rubber gasket ng ating refrigerator. Ayan. Ito. Isa din ito guys sa kailangan nating ma-maintain na maayos. Kasi kapag sira na to or singaw na or mahina na yung pinakamagnet niya dito, matigas na itong rubber gasket. So sisingaw na yan dito sa gilid yung lamig niya. Sisingaw na yan. Kaya dapat na-check natin yung paikot ng rubber. No? Paikot pa ganun. Tingnan natin kung matigas na or baka mamaya sira na itong mga gilid nito. Excuse. Yan. Itong mga rubber na rubber yan, paikot yan. Rubber gasket nitong ating refrigerator. So, lahat naman ng refrigerator may ganito eh. Kaya paano nga, paano ba yung tamang paglilinis? Hindi lang natin ma-demo ng ano kasi hindi na natin tatanggalin, ano, kasi baka lalong masira. Lalong-lalo na yung hindi marunong, ano, hindi marunong magtanggal. May nakaano lang nito eh, naka-clip lang ito. Meron namang design. Excuse. Meron namang design na iba na naka-screw siya. Pero yung mga screw niya, mabubuklat mo dito. Yan sa mga, mabubuklat mo siya para tanggalin yung screw. Ito, wala. Nakano lang siya, naka-clip lang yan dito. Pwede mo siya ditong simulan na hugutin, tiklapin ganon, tiklapin pa ganito. Kaya lang, dahil nga hindi kayo sanay, so, mas magandang huwag nyo na lang tanggalin. Linisin nyo na lang dito. Yan, nakikita nyo guys yung mga dumi-dumi na to. Yan, nakikita nyo yung mga dumi na yan. Yan, dapat nalilinis natin niya kasi tumitigas na, oh. Medyo matigas na siya. Matigas na siya, oh. Yan, pag tumigas na masyado yan, pag tumigas na siya, or madumi na, hindi na siya masyadong kumakapit. Kaya minsan mapapansin nyo, automatic na siyang bumubukas na ganyan o kaya nakaganyan lang. So kapag ganyan guys at hindi na siya ganun lumalapat yung rubber gasket ng ating refrigerator, may posibilidad na lalabas yung lamig dito sa mga gilid niya. Yan, lalabas dito yung mga lamig niya dito sa gilid. At ang ating compressor ay dire-diretso ang andar, hindi siya mag-automatic. Kasi yung lamig nga ay tumatakas, lumalabas. So, ano mangyayari guys? Pag dire-diretso ang takbo ng ating refrigerator, tataas ang ating konsumo sa kuryente. Ayan. Kaya, dapat, na-check din natin to bilang isang user ng ganitong appliances. Paano ba yung paglilinis nito guys? Tamang-tamang paglilinis. So, sa mga technician guys, o sa marunong na magtanggal nito, ito, hinuhugot ito para mas madali siyang linisin. Yan, hinuhugot ito, tinitiklap yan dito. Tapos nililinis ito. Ang panlinis ng dito guys, pwede natin itong ibabad sa sa dishwashing liquid. Babad natin ng kahit isang oras, dalawang oras para lumambot siya. Ang purpose nun guys ay para lumambot itong rubber nito. Kasi kapag matigas na siya, ayan, wala, nawawala yung magnet. Hindi na siya kumakapit dito sa ano niya, dito sa pinaka gilid nito.
Ayan. So, kung hindi naman kayo marunong magtanggal, mas magandang huwag nyo na lang tanggalin. Dito nyo na lang linisin. Pag nag-defrost kayo, linisin nyo to. Ayan, linisin nyo yan. Tapos yung mga singit-singit dito. Ayan, mga dumi na yan. Ayan, sa gilid, linisin. Ayan. Linisin yan. Kasi kung tatanggalin nyo guys, baka mamaya, katulad nito, maano siya, masira. So, hindi nyo naman ibabalik ng maayos. Madali lang magtanggal nito eh. Yung pagbabalik, kapag hindi ka sanay, eh, mahirapan ka. Kaya, pwede mo naman hindi na siya tanggalin. Linisin mo na lang siya. Ngayon, kung talagang matigas na siya, pwedeng gamitan natin to ng yung mainit na tubig. Huwag naman yung sobrang init, ano? Yung tama lang ang init. Tapos, yun ang gawin nating pambanlaw dun sa ano natin, dun sa sabon na ginamit natin. Para kahit papaano lumambot siya. Yan. Pero kung talagang matigas na o kaya nasira na ito, nasira na, halimbawa, nabaak na to. Na meron nagkakrak na siya. Yun, halimbawa dito, nagkakrak. Kasi siyempre, pag nagkakrak na yan, hindi na yan, ano, kumbaga butas na yan. Pag nasira, butas na. So, kailangan na talaga nating palitan ng rubber gasket. Ayan. So, ano pa ba? Yun lang guys, yun lang ang ano natin, topic nga natin ngayon, ano. At kung may mga katanungan kayo guys, ay welcome, ano, na mag-comment kayo dito sa ating, ano, ating, video sa ibaba, sa comment section. So, ito nga pa lang ating personal refrigerator na manual defrost. LG. Ito lang yung ginawa nating ano, itong ginawa nating sample para mas madali, ano? Ayan. At itong ating ito ay ang size nito, 110 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, single door. At, yun guys, maraming salamat, ano? At sana ay nagkamiron kayo ng idea dito sa ating munting video. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Yan, hanggang dito lang po guys, at mabuhay tayong lahat. God bless, ingat.